Magandang umaga. May gagawin tayo ngayon. Microwave oven, low power. May tumutok ito na mahina sa loob. Tapos may kumislap, sabi na mayari. Check natin kung anong sira. Para muna natin testing yung fuse kasi may kumislap raw sa loob. Tingnan natin kung na-busted or nag-open yung fuse niya. Ayan. Kikita nyo, hindi gumalaw yung tester ko. Ayan. Ibig sabihin nag-open yung fuse, na-busted siya. Ngayon, pangalawa natin i-testing yung magnetron. Tingnan natin kung grounded or nag-sorted yung magnetron kaya siya pumutok yung fuse. Pag mag-testing tayo ng magnetron para malaman natin kung grounded or shorted, yung isang test prod natin lalagay natin sa isang panang magnetron. And then yung isa sa body. Ayan. Kita nyo. May continuity. Dapat hindi papalo yung tester natin yan. Subukan natin balik ka rin. Ayan. May continuity. Ibig sabihin grounded yung magnetron. Ayan. Subukan natin tanggalin yung wire na papuntang magnetron, yung connection niya. Kung bakit shorted. Para makita natin kung talagang bakit shorted yung magnetron natin. Pag natanggal nyo na, ganun uli. Yung isang paa, lalagay natin ng isang test. Yung tester natin, lagay natin doon sa isang paa ng magnetron. Makikita nyo, hindi na siya tumakbo. Hindi na gumalaw yung tester natin. Ibig sabihin, nung nakakabit yung wire niya, grounded yung magnetron. Nung tinanggal natin yung wire niya, hindi na siya grounded. Ibig sabihin, hindi dito ang problema sa magnetron, buo yung magnetron. Punta tayo sa may capacitor. Check natin yung capacitor. Ang tinester natin yung magnetron buo. Kaya yung tester natin yung capacitor. Kung shorted. Kung bakit pumutok yung fuse. Ito yung capacitor niya. Testerin natin dito sa analog tester ko. Makikita nyo, shorted yung capacitor. Ayan. Shorted yung capacitor niya. Ngayon, subukan natin yung bagong capacitor kung ganyan din yung palo niya. Makikita nyo yung palo ng bagong capacitor. Konting-konti lang. Yun yung buo. Ibig sabihin, yung nakalagay shorted. Kaya, pumutok yung fuse. Subukan natin palitan ng bagong capacitor kung gagamitin siya.
Ayan, kabit na natin yung bagong capacitor. Testing natin kung gumana na. Okay. Testing natin kung gumana. Okay na yung capacitor na bago natin, kabit na natin. Testing na lang natin kung gumana. Ngayon naman, saksak natin kung may power na. Ngayon natin kung may power na siya. I-on natin yung switch, power switch niya. Ayan. Meron na. Umilaw na. Ibig sabihin, okay na yung power niya. Ayan, para malaman natin kung work yung init niya, kung gumagana, umiinit siya. Walon tayo ng basang-basahan. Ayan, basang-basahan. Tapos, lagay natin sa loob. Tapos, ito natin. Ayan, 1 minute or 2 minutes. 1 minute. Tingnan natin kung umiinit na siya. Ayan, nakikita nyo, umusok. Ayan, umiinit na siya. Ibig sabihin, okay na, work na. Okay? Ayan. Okay, maraming salamat. Pa-subscribe na lang ng channel ko. Salamat, maraming salamat.